Ako si Juanito, kajani Rama ng San Miguel, San Manuel, Tarlac, isang corn farmer po dito sa Central Luzon. At ako po ay 56 years old na po ngayon. Nagsimula po akong magtanim ng GM corn noong 2003. Bali ang nag-inganyo po sa akin ay isang mga seed company kung saan sila po ang naka-imbento ng GM corn na ito para sa mga kagaya naming mga corn farmer dito sa Central Luzon. Nung una po ay nagda-doubt po kami kasi maraming mga balibalita na ang GM corn daw ay masama sa ating kagaya natin na kukonsol mo. Pero dahil po sa kami naman po ay very open naman po kami mga corn farmer. So hindi po kami gaano na nahirapan na nagsubok dahil nga nakita namin na siguro ito yung makakapagbigay sa amin ng magandang ani. Dahil nga nababalitan namin itong GM corn ay mas malaki po ang ani kumpara sa ordinary corn. Nung una po kaming nagtatanim ng mais, since 1988 po kami nag-start na nag-mais, ay gumagamit lang po kami na binhi na ay ordinary corn. Although yun po ay may mga hybrid na po, kaya lang ordinary pa po yun bang nilalagyan pa ng mga granule, ini-sprayan pa po ng mga insecticide para makontrol po yung mga mapaminsala na kagaya ng corn borer. Nung unang nagtatanim po kami ng ordinary corn ay nasubukan po namin na umani lang po ng walong bag sa isang ektarya dahil nga doon sa pinsala na dulot ng corn borer. Nung sinubukan po namin ang itong GM corn ay isa, medyo mataas ang puhunan ng binhi. Pero nung umani po kami, nagulat po kami dahil yung inaasahan namin na ani kumpara doon sa dati ay mas higit pa sa doble yung inaani namin. Kaya yun po yung napakalaking naibigay ng GM corn para sa aming mga corn farmer. Mas doble po yung inaani po namin. Kasi po, yung GM corn ay hindi na po inaatake ng mga insekto kagaya ng corn borer, kung saan ang corn borer ay malaking kabawasan sa ani ng mga magsasaka. Kaya nung nagtanim na po kami ng GM corn, talagang 100% na po ay walang damage talaga. Kaya siguro masasabi natin na dumoble yung ani namin dahil nga hindi na napinsala o nasira yung mga mais na tinanim natin. Yung itinatanim po namin ngayon, yung GM corn, yung Roundup Ready corn, yun po yung ngayon yung mayroon na siyang protection sa PAO, yung double pro na sinasabi nila. Double protection na po yun. Malaki po ang pagbabago ng aming pamumuhay nung kami po ay nagtanim ng GM corn dahil nung ordinary pa lang po yung tinatanim namin ay halos wala kaming kinikita taon-taon. Kumbaga, tama-tama lang sa aming pamumuhay. Mahirap pa po kami makapagpatayo ng mga konkretong bahay. Pero nung sumubok po kami ng GM corn, sabi ko nga, jackpot sa mga corn farmer dahil lahat ng mga sumubok ng GM corn ay umangat ang kanilang pamumuhay dahil sabi ko nga, mas dumoble yung ani nila, mas dumoble din po yung kita nila. Kaya siguro makikita natin na kami po ay isang successful na corn farmer dito sa Central Luzon dahil nga sa malaking kita at malaking ani na binibigay ng GM corn dito sa amin. Ay,
gusto ko pong ibahagi sa lahat po ng mga corn farmer po dito sa buong Pilipinas na hindi pa po nakakasubok na magtanim ng GM corn, ay huwag po kayong mag-atubili o magdalawang isip na magtanim po, dahil dito po nakikita ko yung kaginhawaan na maibibigay sa ating pamilya. Para sa ganon, lahat ng corn farmer dito sa Pilipinas ay aangat ang kanilang pamumuhay.